Yan, nandito na tayo mga kabayan. Nakarating na tayo dito sa shop ng sasakyan. Kasi papalitan na ng mga gulong to ng winter tire. Yan, crystal crystal yung daanan dito. So titingnan natin mga kabayan kung ano yung itsura ng winter tire. Ayan o. Okay, naglalakad. Pabalik ako dun sa may working site namin. Ayan, nagbabike sito. Mga bata. Kahit madulas. So hindi winter tire yung gamit nila o. Delikado yan. Ngayon ay pupunta ako dun sa may auto shop kung saan ay papalitan natin ng gulong itong sasakyan mga kabayan dahil madulas na yung kalsada dito. So yan yung kalsada ngayon mga kabayan, no? Puro nagpuprosin na, nagyayelo na yung daanan. So yung gulong natin ay hindi pa sa winter tire. So pupunta tayo ngayon dun sa shop mga kabayan, papalitan natin tong gulong, lahat ng gulong ng winter tire. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng winter tire dito. So yan, puno na ng snow dito. So isang araw pa lang na snow dito pero halos mapupuno na siya. Tara, samahan niyo ako kabayan. Dito na tayo mga kabayan, nakarating na tayo dito sa shop ng sasakyan. So ito, maraming sasakyan dito nakaparada. Sobrang tulas ng kalsada oh. Dito tayo ngayon sa may shop ng sasakyan mga kabayan. So yan yung mga sasakyan nakapila. Bali, papalitan na ng mga gulong yan. Ayan yung sasakyan natin. Ayan. So yung mga kalsada, madulas na talaga dito. Ayan, nagigilo na. So pupunta tayo doon sa likod. Titingnan natin doon kasi ipapalista natin yung sasakyan. I-schedule kasi yan kung sino ang nauna. So dito, marami mga sasakyan dito na nakapila. Kasi papalitan na ng mga gulong to ng winter tire. So yan, dami sasakyan dito. Iwan ko na yung susi ng sasakyan. So dito yung office na sa likod natin. So aalis na ako ngayon dahil babalikan ko lang yung sasakyan kung okay na daw na mapalitan. So tatawagan na lang daw nila tayo. Tawagan na lang daw nila ako mga kabayan kung napalitan na yung gulong. So babalik ako ngayon doon sa may working site. So hindi ko alam kung anong oras ito matatapos. So ayan oh, nagki-crystal na yung daanan. Pagka ganito madulas kasi sa dito sa may gitna kasi kinakayod yan eh, may nagsusuyod yan. So, ito yung daanan dito sa gilid, nakakakuha na yun sa gilid, nakatampak yung gilid kasi dyan tatampak yung mga snow. So yan, naglalakad tayo dito sa gitna ng snow. So dito tayo dadaan sa mga malalambot na snow mga kabayan kasi pag dyan kasi sa mga matitigas na yan may delikado tayo dyan, madulas tayo. Kasi pag matigas na yan ay talagang madulas. Sa ganito mga malambot lang, yan ang magandang lakaran mo. Pero huwag ka lang kumpiyansa kasi minsan may mga butas kasi dito, baka ma-shoot ka. O gayan yan mga kabayan, o pag napunog yan ng snow malambot, yung kanal na yan, talagang mahuhulog ka dyan. Minsan kasi malalambot yung snow. So dito malulutong na siya, malalaman mo siya pagka malutong. Ito yung madulas yan. Kaya dito tayo sa gilid dadaan. Eh may mga malalambot na snow lang yung daanan natin. Kaya yan yung picnic dito. Ito yung paligid ngayon. So isang beses pa lang nag-snow yun itong linggo. So baka bukas mag-snow na naman ng malakas. Kasi ay mandatory nang papalitan talaga yung gulong ng mga sasakyan. Pagka hindi kasi mapalitan tapos nag-snow, baka magka-cause ng disgrasya. Yan, puting-puti lahat dito. So maglalakad tayo papunta dun pabalik sa may shop, sa may site. Ayan o, ayan, yan yung kaputi. So dito sa kalsada wala kasi nililinis yan dyan. Kasi yun yung kalsada ngayon mga kabayan. Pagka ganyan ay delikado na yan. Yung mga ganyan na kalsada o, malulutong. Ayan o, pwede kang magpadulas-dulas dyan. So ang style mo, dito ka lang dadaan sa mag-inil yan. Yung mga malalambot na ganito, malalambot. Ayos na ayos yan lakaran. Pero dapat alam mo baka may butas dyan. Kaya delikado ka rin mahulog. Kaya yan yung may butas. So dito lang tayo sa gilid. Yeah, safe to dito. Pagka dyan kasi madulas yan, crystal. So medyo maganda na yung panahon ngayon kasi may init siya. Ito yung dahilan na magtutunaw, magtitigas yung mga kwan. Tapos magtutubig yung mga snow. So ngayon mga kabayan, ako'y naglalakad. Pabalik ako dun sa may working site namin.
Siguro nasa kuha na naman siguro, isang kilometro lang siguro mga kabayan. Galing doon sa working site namin, tapos dito sa pinaayusan ko ng sasakyan. So sabi kasi doon ay babalikan ko lang daw. Tatawag sila sa akin pag okay na yung sasakyan. Kaya ayaw ko din maghintay doon kasi nga mayroon din akong trabaho doon sa site. Nag-winter dito, tapos umangin, tapos titigas yung mga ice, ayun no, mga ice na yun, hindi ka nang umawa dito ng mga ano, halo-halo. So wala pa to mga kabayan, kasi isang beses pa lang nag-snow. So pagka nag-snow ng tuloy-tuloy to, mapupuno na mapupuno to dito sa gilid, tapos may mga sasakyan na maghahakot ng mga snow. Kasi pag hindi nila tatanggilin sa gilid, may matatambak ng magtatambak. Pero minsan hindi nila nakakot yung sa mga papasok na yung pinapriority nila, yung mga daanan talaga. Tingnan nyo yung buwan, kristal na kristal. Oh. Dito tayo daan sa gilid. So, dito tayo sa gilid. Ayan. Ayan. So, ito yung madadaanan natin dito. Sobrang ganda lang siya tingnan, pero mahirap siya pag nagtatrabaho ka. Lalo na yung trabaho mo ay medyo papasok pa siya malayo sa mga bus. So yan yung mga bus stop na yan, yung green na yan. Diyan ka mag-aantay kung sasakay ka. Tapos yan, cementerio. Yan dito, medyo okay na tayo dito kasi wala nang yelo dito sa mga daanan. Hello! Hi! Sumigaw. Ayan. So dito shortcut tayo dito mga kabayan. Ayan, nagbabikes ito mga bata, kahit madulas. So hindi winter tire yung gamit nila, oh. Delikado yan. Ayan, oh. Kung napapansin nyo, tumutunog-tunog yung pag naglalakad tayo dahil nagkikristal na yung ice. Dito tayo sa mga malalambot daan. So yan yung technique dito pag naglalakad ka. Pag nakita mo yung mga daanan mo na medyo magkintab, yan na, madulas yun. Okay lang kung mayroon kang yung kuan mga kabayan, yung winter spike yung sa sapatos. So yan, so nandito na tayo mga kabayan. Ngayon nadaan na tayo mga ice. Parang pwede na mag-scramble. Ito yung dadaan sa dulo kasi may mga sasakyan dyan sa highway. So dito tayo dadaan. Ayan, pag ganito mga kabayan, ganyan o, pag puro na ganyan, yan, delikado na yan. Yes. So sa susunod na araw, mapupuno na tayo dito lahat. Kakapal na, tubig, bigas na. Tapos itong mga kanal dito, ayan, matatampakan yan. Matatampakan ang mga snow yan. Ito mga kanal na yan, punong-puno ng snow yan. Yan, medyo mahirap na dito mga kabayan. Pagka nag-umpisa na talaga yung winter na tuloy-tuloy na yung snow. And ito na makikita mo dito, puro na lang snow. Tsaka magtataasan to dito. Damo mga kabayan, oh. Tapos may halong snow, pink puti, tapos naghalo yung green. So malapit na ako sa site mga kabayan. So ito may nadaanan tayong isang store sa baba, yung store yan, tapos sa taas apartment. Ayan yung Bruxini dito. Bruxini yung tawag sa isang store na yan dito, kung sa atin pa gaya ng SM ganun, Save More. Ayan ang ting puti dito. So yung pinaibay ko hanggang doon sa likod ko. Ayan, malayo pa. Siguro na sa isang kilometro. Ayan, ayan yung king site dito mga kabayan. Yung may crane sa taas, yung yellow na yan. So hanggang dito yan. Tapos yung pinaibay ko doon, nasa isang kilometro siguro yun.
So ayos lang naman, balik exercise. Hindi naman sa sobrang lamig mga kabayan. Kasi meron naman tayong jacket at saka winter winter shoes. Saka makapal yung medyas natin. Pamawa na tayo. Ayun mga kabayan, tumawag na sa akin yung auto shop. Bali okay na daw yung sasakyan, napalitan na daw ng winter tire. So pupunta natin mga kabayan, bali maglalakad na naman ako ulit. Malapit na naman, nasa 1 kilometer lang. Para dala na din yung exercise kapag lakad tayo. Tapos medyo maganda yung panahon kasi may araw siya, sumisikat oh. Yan, samahan nyo ako mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng winter tire dito na ginagamit sa Greenland. Para may idea kayo kung ano yung tire dito na ginagamit sa panahon ng winter, para hindi dudulas yung sasakyan sa may daanan. So yun pa rin yung nadadaanan natin, may mga snow pa rin sa gilid pero patunaw na siya dahil may init. So may nagja-jogging pa mga kabayan oh. So yung sapatos niya yan, mayroong kwan yan, may spike yan na para sa mga ice. Kasi pag wala yan, madulas. Hindi ko sa gilid oh. Grabe itong lugar na to no, sa gilid lang yung mga ice. Samantala sa atin, gagawa ko pa ng ice para ipapreserve ng mga pagkain natin na hindi masira. So dito pwede mo ilagay yung karne sa labas. Pagka nag-winter na dito, kahit hindi ka na gumamit ng refrigeration, ilalagay mo lang sa labas, balutin mo lang ng plastic. Hindi na masisira yung kuhan mo, mga pagkain, lalo na yung mga karni. So yan yung madadaanan natin dito. May cementerio sa harap mga bayan. Tapos ito yung nadadaanan natin, yung mga ice. Madaan ka dito sa gitna ng ice. Malapit na tayo makarating dun sa shop mga bayan na pinagawaan ng kulang sasakyan. Sabi ito, madulas talaga ito pag ganito. Pagka palagi kasing nadadaanan yung snow, tumitigas ng tumitigas, kumukumpak siya, nagkukumpak. Kaya nung nangyari, nagiging madulas siya lalo na pag may tubig. Kasi pag natutunaw siya na tumitigas yung madulas. So yan, dito tayo dumadaan tayo sa na ng ice. So nagbibigay ng lamig sa atin yung mga paa natin, nagmumoist. So isang araw pa lang kabayan, nag-snow. Isang araw pa lang pero ito na yung itsura. So titingnan niyo sa mga susunod na araw pag tuloy-tuloy yung snow. Talagang tataas na tataas ko dito. Ay. So ayan mga kabayan, malapit na tayo makarating sa may auto shop. Pero yung ilong ko tumutulo na yung sibon. Talagang sobrang lamig kasi ngayon. Ayan. So ayan pa rin yung madadaanan natin oh, mga yelo. So yung likod na yan, nandiyan na yung auto shop. So malapit na natin makukuha yung sasakyan. Saka dito napakadelikado kasi meron siyang kanal. So mapupuno din yan ng snow. Ito yung daan na dito sa white line. What? Nasa white line na tayo mga kabayan. Ayan. Madulas-dulas din dito. Kailangan nating magpigil sa tuhod, nakakangalay. So yan yung shop mga kabayan. So pasok na tayo dito. So ipapakita ko sa inyo yung kwan, yung itsura. So yan, nandito na tayo. So yan yung office pala namin mga kabayan oh. Ayan, Arsar ni Red. So katabi lang siya ng shop dito kung saan ako nagpagawa ng sasakyan. Yan yung office namin. Tapos yan yung mga sasakyan dito. So yan yung sasakyan namin oh. Nasa gilid na siya. So pupuntahan muna natin sa baba kasi nga nandun yung kwan, yung office nila. I-re-record natin doon na kukunin natin yung sasakyan. Busy-busy yung mga tao ngayon. Madulas. Busy-busy yung mga tao ngayon. Ayan, halos nang papalit na yung mga winter tire no? May mga tusok-tusok na. Tapos na yan. So akyat tayo dito sa office mga kabayan. So yun yung office sa taas. Ayun yung office na yan. So papasok tayo dyan kasi i-record natin yung sasakyan na kukunin na natin. Ayan.
So yun, tapos na tayo mga kabayan. Nandito na yung susi. Oh. Ito tayo umikot sa kabila. Doon yung sasakyan natin sa baba. So puntahan natin. Ito na yung susi natin. So dito pinapagawa sa kanila kasi dito yung insurance niya. Pag may problema din dito pinapaayos. So yun yung sasakyan natin mga kabayan. Yan, crystal yung daanan dito. So titingnan natin mga kabayan kung ano yung itsura ng winter tire. So papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. So ito na mga kabayan, ito na yung pinalit. Hindi naman sa bago pero ayos na rin to. Ayan o. Yan yung winter tire, yung matusok-tusok na yan. Ayan, yan yung winter tire na yan. So rin sa kabila, check natin. Ayan. Hindi naman siya mataas yung pin. Ayan. Pag lulubog to, ayan, kakapit to sa mga tawag to ice. Ayan, yellow. Ayan, dami o. Yan yung winter tire siya. Tubeless ah. Tubeless to kasi pag ganyan. Pag hindi tubeless, talagang makukuha yung hangin na yan. Ayan. So ito. So kompleto na siya. Ayan. Mayroon na siyang winter tire. So kakapit na talaga to. Hindi na siya madulas. So hindi na tayo kakabahan. So medyo bago pa to. Bago na yung gulong. Ayan. Pwenta yan. Naman. Pasok na tayo dito sa ating sasakyan. At papanda rin na natin to. Ayan. So ito na yung susi natin. Dagat mababa ngayon, low tide. Low tide ngayon, oh. Yung mga bundok, oh. Mitigas. Ah, may naiwan pa rin snow, nag-yellow na. Uwi na yung mga salalangga? Wala, lasing ko yan, uwi. Maya-maya, gano'n. Yan, gano'n yung dalawang kasama namin na Pilipino, apat kami dito. Saan ng Greenlandic. Let's go! Bukas ang winter tire. Sabi ko makakapit, sabi ko makakapit yung winter tire. Oh. Maramdaman mo talaga yung kuha niya eh. Yung kung ano pag nagdadrive ka, ramdaman mo no? Magano no? Pero madulas pa rin pagka makapal-kapal yung snow. Maliit lang naman yung pin niya. Kasi pala yun oh. Yung plug na oh. US Consulate. Consulate no? Ibig sabihin may mga kuan pa rin dito no? US. Siguro yung mga asawa niya, mga defense ba? Sa mga kuan na sila control sa kuan.
Full day? Si. Chicken, oh? Ramen ba ramen?